Tumbong. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga sulok ng mundo, especially mga OFW. May pagmamalaki natin nating lahing Pinoy, Luzon, Visayas, Mindanao, at lahat ng mga bansa sa globe, yun, sa earth, na may OFW, kami po ay napakikinggan, napapanood, mabuhay ang ating mga OFWs. Okay, sige Sherry. Okay, Idol Rafi, maraming netizens na pong nag-aantay nito ngayon sa ating comment section at marami din pong netizens ang nagtag sa Rafi24 in Action Facebook page kung saan nangyari po ito. Idol Rafi, makakausap niyo po si Sir Jonathan Rico na isa pong rider, no? At nire-reklamo niya yung pananakit na ginawa sa kanya ng pinaghatiran niya lang naman po ng delivery. Nangyari po yan kahapon, May 22, 10:30 po yan ang umaga. Diyan po sa barangay. Ito, marami na agad sa mga comment Idol section. Rafi, yes, hindi pa tayo nag-umpisa. Opo, napupuno na po yung comment section natin ng kaso po na ito. Nangyari po yan, mga kapatid, sa barangay Patimbao, Santa Cruz, Laguna. Meron po tayong video. Panoorin sige, po. Sige. Kaya pinatanong ko po kung mayroon order talaga si ma'am. Malalaman natin yan. Wala namang ino-order si Mrs. Tapos, ang pong laman eh kung ano-ano lang. Minsan eh sinigil siya, 1,000. Ang laman eh, post-pro yata o ano. Eto, tingnan niyo kung ano laman. Kasi eh, sabi ni Joy, wala siyang ino-order. No, hindi po kasi namin na lang ang laman ito. Kasi may nangi-scam doon. Tine-check po ako nga lang eh. Pupuksan natin, titingnan natin kung ano laman yan. Hindi, titingnan natin. Eh, may nangi-scam doon sa ano eh. May nangi-scam ng deliver doon eh. Sir, natanangin na po si Mrs. po. Mrs. niya pa, sir. Wala namang ino-order eh. Delivery po kinalaman dyan. Oh. Halos natapyas, Idol Rafi, yung kanyang lobby. Pwede naman tumanggi, di ba? Yes po. Pwede mo i-cancel, na, Idol. Canceled, hindi ako umorder yes, niyan. Opo. Ako, duda ko, maaaring, kasi sa sinasabi nung si John Von Cruz ba ito, na may mga baka scam. Scam, eh, baka marami kang kagalit na kapitbahay dahil hindi ka naman makisama. Ngayon, pinotakti ka ng mga fake orders. Pero all you need to do is say, hindi ako umorder niyan. Cancel. Tapos. Ba't ka manuntok? Sir Jonathan Rico, JNT Rider. Sir Jonathan, magandang hapon po, sir. Ano, magandang hapon po, Idol Senator po. Sir, uminit ang ulo ko, sir. Na uminit ang ulo ko na makita ko po yung video, tumayo po yung mga balahibo ko at buhok ko sa grabing nakakasama na loob yung ginawa ng lalaking yon. Salamat po. Okay. So, dumating po kayo doon sa lugar. Kailan po ito, sir, nung mag-deliver kayo doon sa Barangay Patimbao, Santa Cruz, Laguna? Anong araw po? Apo, kahapon po, May 22 po. 20, okay. 22. So, may nag-order po at prenosis po ng JNT para i-deliver po doon sa kay John Von Cruz. Siya po bang nakapangalan doon sa order? Hindi po, sir. Ang nakapangalan po doon ay Mrs. po ni Sir John Von Cruz. Ah. Na si Ma'am Mel Marie Joy Ang po. Mel Marie Joy Ang, yun ang nakapangalan doon sa pagdi-deliveran. Okay, apo. So pumunta po kayo doon sa lugar. Eh, ito na, tinatype na, 10:30 a.m. Okay? So, pagdating niyo po doon sa lugar, ano po yung nangyari? Anong sumunod na pangyari? Bali, nandumating po ko, Idol, dun po isang compound po. Bali, isang hanay po siyang apartment na may gate po sa unahan. Yung pong apartment na yun ay meron pong gwardiya na kasi office po yun ng isang company na parang Galotech Venture po siya. Ano po, sir? Galotech Venture. Okay, Galotech Venture. Okay. Apo, apo. Ganito po yun, sir. Ay, yung gwardiya po ang lumapit sa akin, sinabi ko po may order po si Ma'am Mel Marie Joy Cruz po. Ayun pong para sila ay dalawa po yun, isa pong box at isang pouch lang po. Okay. Ay, si Ma'am Mel Marie Joy po is pare regular receiver ko po siya na lagi po siyang may order pero non-POD po siya, ibig sabihin po sir ay wala na po itong bayad. Kaya po yung nagtaka po ko doon sa isang parcel na maliit na sabi ko po, patanong po si Ma'am tungkol sa parcel na ito kasi lang ko po lagi po si Ma'am ay bayad na po yung kanyang mga parcel. Kaya tatanong po ako kung meron po talaga
siyang order na ganito po ang amount, 550. Okay. Oh, ngayon, sabi po okay, ni God, sir, COD itong dinideliver nyo? COD o bayad na? Yung isa po, sir, ano po, bayad na, yung nasa box. Okay. Yung pouch po, ayun po yung may bayad na 550. COD? Apo. Okay. COD po. Okay. Apo, yun po yung gwardiya po, lumapit sa akin, sabi niya po saglit lang, nung bumalik po si guard, dala po yung maliit na parcel, yung may amount po na 550. Okay. Ang sabi po sa akin ni guard, kuya, pahubad daw ng, pahubad ng helmet mo. At pasok ka daw muna sa loob kasi kakausapin ka daw ni Sir ano, John Bone Cruz. Okay. Ayun, pumasok po ako sa compound, pinapasok po nila ako. Nandun po yung isang gwardiya, tapos lumabas po si Sir John Bone Cruz. Okay. Sabi po, tinanong po ako kung magkano, sabi ko po, 550. Mm-hmm. Pag-video po yung parcel. Sabi niya po yung nasa video, sabi niya po, na lagi daw po silang na-scam sa Barangay Santisima. Okay. Na ang laman po, eh, hindi daw po nila talaga alam kung anong laman ng ano, ay nababayaran daw po dun sa kanilang lugar sa Santisima. Okay. Ngayon po, dumating po si Sir. Ang alam ko lang kung palaya niya siguro, tunay na pangalan po, Ace po. Pero parang ebanghilista po siyang ipilido. Okay. Yung pong isang malaking lalaki po na nasa bandang kanan ko po, Sir. Yung nagbukas po ng parcel. Habang binubuksan po ni Sir Ace yung parcel. Sino po yung nagbubukas ng parcel, Sir? Opo. Yung ba yung si John? Yung ba yung si John Bone yung nagbukas ng parcel? Hindi. Hindi po, Sir. Yung po yung guardia or bodyguard po siguro. Bodyguard? Mm-hmm. Okay. So binubuksan ng bodyguard, opo. Sa pagkakalam mo, bodyguard, yung parcel. Mm-hmm. Habang nanonood mm-hmm. itong si John Bone. Opo, bigla po niya ako sila kung hindi ko po nakita na... Susuntokan na po pala ako. Nakita ko nga po yung pagsapak niya agad bigla sa inyo na hindi kayo okay. Nakahanda kaya tinamaan kayo. Okay. And then pumutok po yung labi ninyo. Okay. Now, nung pagbukas po ng parcel, ano po yung laman? Sir, nakita ko po para pong kutsarang plastic po. Nakalagay po sa parang pouch din na plastic. Okay. Pero yung parcel ay nakapangalan kay sa misis niya at si misis niya dati na pong kliyente ninyo. Dati nang pinagdi-deliveran nyo. Opo, opo. Okay, so kay Mrs. na nakapangalan po yung delivery, bakit po si Mr. ang bumaba? Ang humara? Sabi, pasensya na po ako, pero hindi ko po alam kung bakit po si Sir Bon, ano, John Bon Cruz po yung bumaba kung tungkol dun sa parcel. Okay, yung parcel na binuksan, yun ang dahilan kung bakit po kayo nasaktan. Yun po ay opo. Kailangang bayaran. Pero meron pa isang parcel na bayad na. Opo. Yung parcel na bayad na, kinuha po nila. Opo, opo. Okay. Doon lang sa hindi pa bayad na kailangan bayaran nila kasi COD, yun yung opo. Doon sila pumalag at pinabubuksan. Opo. Okay. Anong nangyari po matapos po kayo masaktan? Sino hong nag-awat? Wala. Ano po, bagi yung dugo po sa muto ko talaga pong umaagos. Ang dami po. Kasi nabiyak ko. Ayun, lumabas na lang po ako ng compound. Kasi palagay ko naman po wala pong mag-assist sa akin doon. Nakatayo lang po yung mga tao. Well, hindi po umawat yung security guard? Okay. Yung security guard na naroon, hindi po umawat? Okay, hindi po. Siguro po, marami pong natatakot, sir. Medyo ang alam ko po sa amin dito, medyo, yung medyo mabigat po na tao siya. Mabigat na tao? Gaano kabigat po itong taong ito, sir? Sa pagkakalagay? Sa pagkakalam? Ayoko po, pero empleyado po siya ng sa, ano po, isang mga sabungan po. Isa po siyang boss sa mga sabungan, yung online sabon ayan, po. Ayan yung mukha nito. Opo, sir, ayan po. Ayan, si John Bone Cruz. Eh, wala tayong pakialam. Kahit pa empleyado siya ng kahit saan, Poncio Pilatong Pluto, Jupiter. Wala tayong pakialam doon sa kanyang trabaho. Ang pakialam natin talaga, dito sa ginawa niyang kawalang yan sa inyo na dapat talagang pagbayaran niya. Ngayon po pumunta kayo sa akin, wala siyang lusot, wala akong pakialam kahit na sino pa siya, kahit saan pa siyang lupalap ng galing. Dapat pagbayaran niya itong ginawa sa inyo. Kayo po ba yung nakapagpamedical na, sir? Opo, sir. Ito na po yung isa ko pong problema kasi bumalik po kaninang umaga sa medical legal. Sabi wala daw po si doktor para daw po tungkol dun sa medical legal. Aba,
Pati yung medical legal, umiiwas na rin. Kahapon po, Sir Rafi, nagpunta na po ako doon ng hapon. Sabi, wala naman daw pong magta-type nung medical legal. Kaya bumalik po kaninang umaga. Aba, baba, para merong unseen, powerful hands ang gumagalaw. Ay, hindi po ako nakapag-file. Makakapag-file po kayo. Ako po ay magpapasama ng reporter para masiguro na kayo po ay makapag-file. Sino po doon sa medical legal ang nagpadilidali at pinapasikot-sikot kayo? Nakuha niyo pong pangalan? Yung taga-medical legal? Balid na lang po namin yung may tumulong po sa akin isang tao na mabuting tao po siya, si Kuya Carding. Kuya Carding? Sinulungan niya ako mapadali. Opo. Pero pagdating po namin doon sa taas, sa kuhanan po ng medical legal, ang sabi po sa akin, tinawalan po yung aking contact number at sabi ko, tatawagan o check na lang daw po ako para po pag okay na daw po yung medical legal. Okay, saan po ba kayo kumuha ng, saan kayo pa medical legal, sir? Sa provincial hospital po, dito po sa Laguna. Odette, you know the drill? Ba't yung tinawagan agad itong provincial hospital na ito? Tawagan nyo na, Sherry. Ganun tayo rito, kayo naman nakalimot, nawalala ko ng 2-3 buwan, hindi nyo na alam ginagawa nyo. Tawagan nyo na agad, gusto ko mapakinggan itong mga taga-hospital. Anong pangalan po ng doktor, sir? Doktor, hindi po maintindihan yung pangalan ni... Oh, siyempre, papirma ng doktor. Mahirapan talaga kayo. Pero, sino po yung, saan departamento po doon sa hospital ang pinuntahan nyo na kayo po'y pinaikot-ikot at ayaw pong mag-cooperate? Andito po sa yung kuwanan po siya ng medical legal sa ano po, tawag po dito. Kasi yung po ay Sir Rafi, yung po ay magagaling po sa OPD, papunta po sa yung kuwanan mismo ng medical legal. Ano nga po bang... Sige, sige, kami na humbala. Basta, dyan sa Provincial Hospital ng Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Laguna po. Okay, alam na siguro pag sinabi namin yung medical legal center, yung nag-i-issue ng medical legal. So, pinaikot-ikot po kayo. Sige, sir, pinapangako ko sa inyo, today, makukuha po natin medical legal. By hook or by crook. Hindi pwede nila ikot-ikotin tayo. Okay, sir. Now, matapos po kayo makapag-medical legal, kayo ba ay binigyan ng resibo sa medical legal kung ano yung findings? Reseta. Wala pa po, therapy. Wala? Wala po. Di ba pag check up kayo? Meritive lang po nila, opo. Opo, pag check up kayo, nilalagay doon na kung anong dahilan, ba't kayo napunta sa ospital at ano yung kanilang findings at magreseta silang gamot. Walang ganun, totally, wala po. Wala po, meritive lang po. So parang hindi kayo nagpagamot. Parang hindi kayo, you didn't exist na pa... Wala kayong medical records doon kung ganun? Opo. Oh, okay. Pero alam niyo po yung pangalan doktor na nag-attend sa inyo? Excuse me po, therapy. Pinakukuha ko po yung... Sige po. Ano, yung para po makita ko po yung pangalan. Sige po, mahalaga po yan, sir. Hindi po kasi mabasa. Kasi sir, pinaikot-ikot ka. Kung totoo po yung sinasabi niyo sa amin, hindi po maganda to. Pati yung ospital, mukhang... hindi kayo pinapansin at iniiwasan kayo. Opo. At nakakapagtaka, bakit pati ospital kung totoo po yung sinasabi ninyo? Ganun na po yung nagiging pag-uugali na hindi dapat. Okay. Sige, sir. Yung bangka pa ko ba? Opo, yung po. Niresitahan po kayo ng gamot, sir? Antibiotics or any opo, medicine? Kahapon po, therapy pa ako nagpatahi po dun sa hospital. Tinahi po yung inyo pong labi? Opo. Okay. Sige, sir. Tutulungan po namin kayo, sir. Pati po dun sa pagpapagamot ninyo. Patuloy yung pagpapagamot. Ako na pong sasagot, sir, ha? Kung anumang kailangan na gagawin para sa mga paggamutan. Opo. Okay. Pinuntahan sa bahay ng mataga-barangay pero wala na po doon. Edwag ka palang John Bonclos ka, tapang mo lang pala. O ngayon, pinupuntahan ka ng barangay. Itong John Bonclos na to. Dapat sir, magpakita ko. Sir. Ito po yung binigay sa akin doon sa resiba ng medical legal. Okay.
kumuha kayo ng ganon? Pwede ba makita natin? Sige pa, papakuha mo na lang. Sir. Ngayon palang kayo kukuha. At ngayon palang kayo kukuha. Oh. Ay, yan. Saan yung Odette? Di nyo kinuha kayo, sir? Hindi nyo kanina. Ngayon nyo palang kukunin? Oh, balik tayo sa dating gawin. Okay, punta dun si Sherry. Ngayon si Odette magtatawag. Okay. Sir, pasensya na, sir, ha? Medyo kumakalabog po yung dibdib ko sa galit. Tapos malaman lamang ko, pati po yung mga otoridad, yung mga taga-ospital, pati kayo, pinaikot-ikot. Sa halip na tulungan kayo, gawin yung kanilang trabaho, pinaikot-ikot kayo. Kayo ba yung nakapagpunta sa PNP? Opo, opo, sir. Sino po sa saan po PNP, ano, detachment o presidente pinunta nyo? Opo, sa Santa Costa Dunas Police Station po, IDL po. Saan po? IDL po, Sir Atul po. Okay. Tinulungan ho ba kayo doon sa hospital sa PNP? Opo, nakapag-ano po kami doon, blatter po. At binigyan po ako ng mga papel. Okay. Sandali po, Police Lieutenant Colonel Paterno Dumondon, Chief of Police, Santa Cruz, Laguna. Colonel, magandang hapon po, Colonel Paterno, Sir. Colonel? Magandang hapon po, Colonel. Nasaan si Colonel? Yes, sir. Magandang hapon po. Colonel, pumunta na ho pala dyan sa inyong tanggapan si Mr. Jonathan Rico. Ito pong nasuntok ng isang John Von Cruz. Yes, sir. Opo, sir. Na-assistihan po natin, sir. Okay. Yung medical legal, sir, kailangan nyo sa pagpapile ng kaso. Ayaw daw po ibigay ng ospital. Pinaikot-ikot daw po itong biktima, Colonel. Opo, sir. Napaka-essential po kasi yung kan natin, sir. So, kailangan po natin yung kan, sir. Antayin po yun. Tapos, kaya nga po. Ito, Colonel. Kita mo. Sandali po, ha. Kita mo. Pati kami, ayaw kami sagutin. Binababaan kami ng telepono. Napakawalang hiya naman mga to. Colonel, pwede ba maasahan ko, since nandiyan na kayo, kayo po mismo pumunta sa ospital at obligahin yes, po? Yes, sir. Ako na po mismo pupunta ngayon, sir, after ng meeting ko with Mayor, sir. Actually, lumabas lang po ako, sir. Sige ngayon, po. Sir, pupuntaan ko po, sir. Magpapaalam lang ako kay Mayor para mapabilis po yung kanyan. Thank you. Yung paglabas ng kan po, opo. Opo. Kapag ayaw po ibigay, kasuhan niyo po ng obstruction of justice, di ba? Kasi kakasuhan niyo itong John Von Cruz, mukhang... Opo, sir, opo. Diba? Pati yung ospital, natatakot. Sige, Colonel, asahan ko po ngayon. Then, babalikan namin kayo, Colonel, before 5 o'clock. Hopefully, nasa kamay nyo na po yung medical legal document, Colonel, sir. Sige po, sir. Magpapaalam lang po ako ngayon kay Mayor. Apa. Sa meeting ko. Tapos pupunta na po ako doon sa concert. Sa provincial hospital po. Thank you po, Colonel. Mabuhay po kay Colonel. We'll get back to you, Colonel. God bless po, Colonel, sir. Thank you. Apo, sir. Apo, sir. Salamat din po, sir. Apo. Thank you po. Ayan po, Sir Jonathan. Yung mismong chief of police na si Colonel Paterno Dumondon ang pupunta na sa ospital para kunin na po yung dokumentong mahalaga para makapag-file kayo ng case. Ewan ko lang kung pati si Colonel paikot-ikuti nila. Okay? Ewan ko lang. Napakasiga na talaga nila kung pati si Colonel, yung chief of police, bibigyan pa din ng hard time. Sige, sir. Huwag mong ibawang telepono. Gagawa tayo ng mga ways na para kayo po ay magkita ni Colonel kasi siguro kailangan din dahil yun ay medical records. So, kailangan kayo po mismo ang pupunta doon. So, ang gusto ko mangyari, kayo po susunduin ni Colonel. Huwag ko kayo lumabas ng bahay. Huwag kayo umalis dyan. So, si Colonel, susunduin kayo ng mobile. Kasama si Colonel, kunin nyo po yung medical records. Ibibigay yon dahil kasama po kayo. Apo. Sir, kung ano man po yung mga gastusin, gamot, gamutan, therapy, lahat-lahat na, sir, ibibigay ko sa inyo. Ako ng bahala, sir. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat po kayo. Ngayon ho ba, sir, meron kayong mga kailangan, mga gastusin? Hindi na kayo nakapagtrabaho, sir. Ilang araw na kayo hindi na nakapagtrabaho? Simula po kahapon, sir, idol po. Sige po. Magpapadala po ako ng 10,000 pesos po. Pangsamantala po yan habang wala ko kayong trabaho, okay? Salamat po. Ngayon po mismo, sir, 10,000 pa padala namin dyan. Sige, sir. Magandang hapon po, sir. Huwag mo ibabang telepono, sir. Apo, magandang hapon po. Salamat po sa inyo, sir. Salamat po, sir. Salamat po talaga. Opo, sir. Kami po yung nanawagan sa Provincial Hospital ng Santa Cruz, Laguna. Do what is right. Alam niyo naman siguro kung ano yung tama kayong mga taga-provincial hospital. Yung trabaho ninyo na para matapos yung mga medical legal yung inyong pasyente, ibigay sa kanya yung medical records. Huwag nyo iniipit. Huwag kayo magpagsabuhatan.
dahil dito kayo mayayari. Dito kayo mayayari.